Magandang umaga mga bata. Ako si Teacher Jenny. Kumusta kayo? Handa na ba kayong matuto ngayong araw na ito? Kung gayon, tara, samahan niyo ako at matuto ng ating bagong aralin. Aralin natin ngayon ay paggamit ng magkakasintunog na salita. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay o makakagamit ng magkakasintunog na mga salita sa isang tula. Mga bata, maaari niyo bang sabihin kung anong mga nasa larawan? Ano ang tawag sa unang larawan? Tama, ito ay aso. Ano naman ang tawag sa pangalawang larawan? Magaling, ito ay baso. E ano naman ang tawag sa huling larawan? Mahusay, ito ay laso. Bigkasin natin muli. Aso, baso, laso. Ano ang napansin mo sa tatlong salita na binasa natin? Tama. Ang mga ito ay mga salitang magkakasintunog o magkakatugma na pareho ang tunog kapag iyong binigkas. Ating bigkasin ang mga salitang magkakasintunog o magkakatugma. Sabon, ibon. Pusa, gansa. Aklat, sulat. Mapapansin na nagkakapareho o naging tugma ang tunog ng mga salita o ang huling pantig ay magkakasintunog. Balikan natin ang magkakasintunog kanina. Sabon, ibon. Ang huling pantig ng salitang sabon ay bon. Ang huling pantig naman ng salitang ibon ay bon. Ang salitang sabon at ibon ay magkapareho ng huling pantig kaya sila ay magkatugma o magkasintunog. Pusa, gansa. Ang huling pantig ng salitang pusa at gansa ay sa, kaya sila ay magkasintunog o magkatugma. Aklat, sulat. Ano ang huling pantig ng salitang aklat? Tama, ito ay lat. Ano naman ang huling pantig ng salitang sulat? Magaling, ito ay lat. Ang salitang aklat at sulat ay parehas ng huling pantig kaya sila ay magkasintunog. At dahil tama ang inyong sagot, bibigyan ko kayo ng tatlong palakpak. Narito ang iba pang halimbawa ng salitang magkakasintunog o magkakatugma. Atis, kamatis. Gulay, suklay. Buto, bato. Kahon, dahon. Gunting, kuting. Sandok, bundok. Ginagamit ang magkakatugmang salita sa isang tula upang maging maganda ang tunog o indayog. Ngayon naman, pakinggan natin ang kanta ng ating pamilya. Mga bata, muli nating awitin ang kanta ng ating pamilya. Kayo sa aming bahay, narito si tatay at nanay. Sila ang aking mga magulang, lagi ko silang iginagalang. Tuloy po kayo sa aming hardin, narito si ate, si kuya rin. Lagi kaming nagbibigaya,
Gustuhan nyo ba ang kanta, mga bata? Kung gayon, atin naman bigsin ang tula ng aking pamilya. Ito ay isinulat ni Jay Lopo. Handa na ba kayo? Halikayo, samahan niyo ako. Sa aking pamilya, nagahari ang saya. Sina tatay at nanay, nagmamahalang tunay. Mga kapatid kong ate at kuya, tumutulong kapag kaya, sama-samang nagdarasal maging sa pagkain ng almusal. Ano ang napansin ninyo sa mga salita? Tama! May mga salitang magkakatugma o magkakasintunog. Aling bahagi ng salita maririnig ang magkasintunog? Tama! Sa huling pantig ng salita. Bakit mahalaga sa isang pamilya na sila ay sama-sama? Magaling! Para maipadama ang pagmamahalan sa bawat isa. Dahil mahusay ang inyong mga sagot, bibigyan ko kayo ng 3 bituin. Naintindihan nyo na ba, mga bata? Kung gayon, gawin natin ang gawain bilang 1. Tukuyin ang mga salitang magkatugma na ginamit sa tula. Pamilya, saya, nanay, tunay, kuya, kaya, nagdarasal, almusal. At dahil tamang inyong mga sagot, bibigyan ko kayo ng 3 puso. Subukan naman nating sagutan ang gawaing bilang 2. Tukuyin kung magkatugma ang mga salita. Lagyan ng check kung oo, lagyan naman ng X kung hindi magkatugma ang salita. Number 1, buko, kuko, check o X? Tama, ito ay check. Number 2, atis, saging. Magaling, ito ay X. Number 3, isda, ulam. Tama, ito ay X. Number 4, baso, maso. Mahusay, ito ay check. Number 5, palay, gulay. Tama, ito ay check. At dahil tama ang inyong sagot, bibigyan ko kayo ng 3 palakpak. Gawin naman natin ang gawaing bilang 3. Piliin ang salitang kasintunog o katugma ng unang salita sa bawat bilang. Number 1, mali. A, malaki. B, muli. C, ale. Magaling. Ito ay letter B. Number 2, bubong. A, sabon. B, bungo. C, salubong. Mahusay. Ito ay letter C. Number 3, daan. A, saan. B, dasal. C, kain. Tama, ito ay letter A. Number 4, taba. A, basa. B, baba. C, bato. Tama, ito ay letter B. Number 5, aso. A, bato. B, lasa. C, baso. Mahusay, ito ay letter C. Dahil mahusay ang inyong mga sagot, bibigyan ko kayo ng 3 bituin.
Subukan naman natin sagutan ang gawain bilang 4. Tukuyin ang hindi kasing tunog o katugma ng unang salita sa bawat bilang. Number 1, aklat. A, sulat. B, balot. C, balat. Magaling! Ito ay letter B. Number 2, masa. A, lasa. B, basa. C, grasya. Tama! Ito ay letter C. Number 3, itlog. A, look. B, bilog. C, hulog. Tama! Ito ay letter A. Number 4, ulam. A, ulan. B, alam. C, kalam. Magaling! Ito ay letter A. Number 5, tubig. A, bibig. B, kabig. C, tapik. Mahusay! Ito ay letter C. At dahil tamang inyong mga sagot, bibigyan ko kayo ng 3 puso. Intindihan niyo na ba ang aralin natin ngayon? Kung gayon, natutunan mo sa aralin na ito ang tungkol sa paggamit ng mga salitang magkaka, anong nawawalang titik? Tama, ito ay U, G, M, magkakatugma. Magagamit ang mga ito sa pagsulat ng ano ang nawawalang titik? Magaling! Ito ay U at L. Ito ay tula. Ngayon naman, subukan ninyong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Kumpletuhin ang salitang tutugma sa tula. Isulat ang sagot sa inyong sagotang papel. Mga bata, gawin nyo din ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Mag-isip ng mga salitang magkakatugma. Isulat ang sagot sa inyong sagotang papel. Tapos nyo na ba ang inyong mga gawain, mga bata? Kung ganyan, kopyahin ninyo ang inyong 3 aralin. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Sumulat ng maikling tula na may tugma. Maaring gamitin ang mga salitang isinulat mo sa gawain 6. Gawin ito sa inyong kwaderno. Dito na nagtatapos ang ating aralin, mga bata. Hanggang sa muli, paalam!